Kasi kailangan natin mag-1-1 ang standing natin sa Esports eh. Ganito gagawin natin guys ha. Kailangan natin ano, iakit or i-mindset natin sa hero pa lang, yung pa lang 1-1 na. Ganun yung pinaka-play dito ng JNA Esports. We need to go for the counterplay! Now, double assassin for the side ng Archangel Super Monching. Basing on their lineup, sino mas napupusuan mo maliban sa akin? Lo! May pagganon, pero parang wala naman di ata ayos yung tanong na yun. Pero with this current setup, medyo pabor pa rin ako dito sa AA Super Monching. But the thing is, katulad kanina, no, yung sinasabi ko nga, if you're going for that aggressive type of setup, might as well head-on collusion early game pa lang. Diba? Kumbaga, kung sinasabi nga nila may TikTok time, so might as well, without duration, masecure nyo na yung deal na gusto nyong makuha. Mukha nga. Let's see kung ano nga ang mamangyayari dito. Ang ganda ng ano. Ay, nabili ko na yan, guys. Yung ano, bartender ni Baksha. Kabibili ko lang kanina. Diba? Maraming salamat. Yan, sa ating bartender dito. Kinupitan ko ng Diamond si Bim. Let's go para sa ating game number 2. JNA Esports, magkakaroon ba dito ng all-1 dahil sa kanyang hero na 1-1 or Archangel Super Monching? Iko-close na namin ang series. Uhaw kami. Gutom na rin. Kaya kailangan na natin ito 2-0. Ganong kainit ang AA Super Duper Extra Mega Hyper Super Monching. Yeah. Talaga nag-ultra mega na nga sila dito. Pero quick item check lang din tayo ng mabilisan. Pero looking at the situation right now, no, feeling ko mag-clear muna sila ng waves. Ito si 1-1, but then settling din for the buffs ang ginawa naman ni CJ. Pero tingnan mo si Joyboy, oh. Si Joyboy talaga yung dakilang palaboy. Diba? Oh, kanina pa siya ganyan na ganyan with his choke. Kailangan talaga kasi yung pinaka ano dyan eh, pinaka IDA manggulo. Sabi ni Trevor, kala mo kayo lang pwede manggulo ah. Sige, tignan natin. Aabangan lang. Sexy kasi si Escalere. Ang nipis niya no, 'di ba? Alam mo, si ang pinaka sexy talaga or pinaka manipis na hero dito sa Mobile Legends, eto si Escalera. Sa sobrang nipis niya, pag umuulan, pag tumagilid diyan, hindi natatamaan ng ulan niyan. Ganong katindi ang Ormi na ganong kapayat. Okay? Ang vital stats niyan 18 18 18, parang si olive oil ng papay. Talagang guardado sigurado dahil derecho yung katawan mismo nito. Pero yun nga, profi. Alam mo kung bakit siya sexy? Kasi okay. Syempre, yung kanilang real world manipulation para yung graphing paper, hindi siya pwedeng mag-error. Hindi siya pwedeng tumawid dun sa linya, kaya kailangan saktong-sakto siya. Ay, Diyos ko, mukhang mahirapan talaga ang JNA Esports. Sabi kasi dito ng ano, no, yung graphing paper, hold that thought. Mukhang nakaligtas dito sa pag-ngart-ngart. Going in ata dito, beam, may pagbalik. Pero may nakap din na ginawa dito. Sak sa Jake, kung pinabanata na nga si Kevlar dito. And there you go, tumagos nga kay Kevlar Vest yung mga mapapanakit na ginagawa dito ni Hanso. Pero down bottom, meron na naman tayong tag dito. Prof B, 30 pusans na hindi mo mabanggit, kinumit na rin. CJ, mapipilitan muna mag-back away samantalang look at that carpet, inihain. Samantalang si Joyboy lalakad lang na parang playboy. Sabi niya, wait lang, i-welcome nila ako with a warm hug. Grabe ka naman doon sa Tortoise Pusans. Hirap nga mag-itig yun. Kaya sinasabi ko, kasi mo subukan naman eh. Hayaan mo, pag dumiretso na hindi lang ako, mababanggit ko din yung Tortoise Pusans. Easy! Now si Kram, nakasalubong na hindi mga kakaibang mga animal dito, going in beam. Naku, kinain. Bang! Kinain na nga siya dito, pero dinaradin doon sa dalawa. Kaso nga lang, Kram, ikaw na lang ang natira. Yung tatlo, tinigbak na nga siya, proof. A very bad situation na naman yun. Para naman ngayon sa AA Super Monching, whereas eto na yung mga repa. Sabi nila, pinalayan mo kami ng isa, heto sa'yo. Pero tingnan mo yung sagot na Escalera. Look at that real world manipulation. Kinamit na nga niya Kevlar. Attacking from behind. Sucks sa Jago. Medyo mapupunahan dito. Zaman Force kinamit na rin. Look at that quad shadow. And that will be another kill dahil si Eve yung unang tutumba. Si CJ nyo napingas na. Order of Brilliance kinamit ni Kevlar. Pero magdi-disengage dahil takdo na nga sila. And that power up is brought to you by Juicy Lemon. Matic win streak ka pag nag-juicy lemon ka. Habang si Aaron, sabi niya, bahala kayong magkagulo. Basta ang mission ko dito, makapag 1-1. Yun yung 1-1 na score dito. Ginugo niya ng matindi yung mga gold bars dito. Nagiging gold digger. Etong si Aaron, later on kasi, magiging ano siya dito, goal
digger. From gold digger, magiging gold digger siya para makafocus siya sa mismong mission niya. Kailangan nila mag all 1, 2, 3 ang ating score for the side dito ng Archangel Super Monching in terms of kill. Pero the network, lumalamang ang GNA. Sabi niya, sige sa inyo muna yung kill. Sabi ng mga gold bars. Ito kasing gold bar, nabibenta namin to. Plus this objective going in, may pagpeke dito ata si Aaron and the rest of the gang. Trevor doing a great job zoning and giving a lot of information for the side of Aaron. Si Trevor tsaka si Joy Boy, Matic, nagahalinhinan, Prof. B. Mm-hmm. Yung sinasabi ko nga kanina, may human CCTV. Ito naman si Trevor. Bakit ako matatakot? Ako nga yung may T sa pangalan eh. Kasi kung titignan mo si Joy Boy, wala eh. Bilugan lang. Pero speaking of pagkabilugan, may pagtatsulok or may kwadradugulo naman sinagot dito si Demon Kite. And look at that, Kram naggagala. Ito talaga si Kevlar tsaka si Kram talagang mainis at isa-isa eh. Oh, daming isa noon, kaya dala-dalawa na ka dito. Look at that, may kaganda nangyari dito. Mindanang kabdak, sipa, sabi, umuwi ka na habang tumatalon dito, win a section. Go, 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 back, back, back. Eto na, may round 2 na. Order of Brilliance, kinumit na rin. Void Crystal din, pang sake. Pero magdi-disengage lang din sila, Prof. B. Halinhinan na sagutan sa loob ng 5 minuto. Pero kanino nga ba pumapabor ang laban na to? Sa JNA Esports. Kasi nga dahil nga may 1-1 sila, nakukuha nila yung momentum nila dito. Kita mo sa sobrang galit ni Demon Kite, dalawa na yung Azure Blade na hawak niya. Sabi niya magdadalawang espada ako na color blue. Ganong katindi. Kasi dalawa kamay niya ni. Siyempre hindi ka pwede mag-Azure Blade ng isa lang. Kaya pagka tumagaya, mas marami siyang mana, which is it will connect para sa kanilang I think Thunder Belt as well as Calamity Reaper. Ito na, may calamity na mangyari dito, Beam. Joy Boy. Ah, naiwan na nga si Joy Boy, nag-flicker out na nga siya dito kasi in a very bad situation kapag pinili niya pa yon. Sabi niya, hoy, teka lang, Kevlar papasok, mamumunit ng bahagya. Eskalera, real world manipulation naman ang sinagot sa kanya, pero very bad situation nga kasi yung graphing paper na hindi masukat, finally nasukat na, na-unlock na nga ng JNA Esports yung kinakailangan nilang gawin, Prof. B. 3-3, ganun katindi. Pero tingnan mo yung goal difference natin, hindi masyado malaki. Suppression Bloody Hunt ang ginawa dito kay Krab. Si Krab kumain, pero tatlo ang nanggagang-gang siya dun sa may gilid. Delix nga ang ginagawa dito for the side ng Archangel Super Monching. Nagkakaroon sila dito ng kanika nilang place. Hindi ata sila nag-uusap. Sabi pre, sugod tayo dito. Hindi pala joke lang. Miscommunication for the side of Archangel Super Monching. 40 now, increasing the gold lead around 2K. Ang matindi dyan, lumalaban sila ng lumalaban nang hindi pa kasama si Aaron. Ganon sila katindi. Later on, malay mo, si Aaron mismo magdadala sa kanila DHS. Look at that, the item of Aaron plus the Dreadnought Armor. Meron na siyang sa DHS, pambutas ng mga malalaki buhay. Meron siyang Dreadnought Armor. For some small defense, I think na next item is a Corrosion Sight. Kumbaga, Matic, masakit na kahit normal hit na ibibigay dito sa si 1-1, no, Matic, baka nga magkaroon ng 1-1 kasi hindi nila masyado napipigilan yung pag-online. And look at that, dahil JNA, inaapat na yung rotation nila and another tower would fall. Si Yasuo nang aamoy lang. Ito na, sabi niya, Trevor, kanina ka pa makulit, ngayon ka kumulit. And look, the real world manipulation, kinimita nga dito ng Escalera, Franco, mabubura na nga, no suppression for quite some time. Double kill pa nga ang nangyari sa kanya. Si Kram medyo naligaw doon sa kanyang mapa at mamamatay pa nga. That was a double kill onto the side din ng JNA Esports. Sabi kasi kanina, Prof, hinahanap niyo daw ako. Oh, welcome me, homie. Eto na ako. Sabi naman ng 1-1 dito. Welcome to my club. Yun ang ginagawa. You don't do that here. Sabi ng JNA Esports. Alam mo, naging easy target eh. Napansin mo, pagbaon dito ng real world manipulation, ang ginawa lang ni, ano, ni Aaron, pinagbababaril siya doon. Hindi ko alam kung anong pium-pium-pium yung kanyang ano, pamamaril dito up until ma-activate yung crossbow of tongue. Paglipad niya, talagang aim high like pasay. Tinan mo dito, may pagsipa na naman. Dasipa, kick, beam! Bang! Trevor, may tumabagat situation dito, pero real world manipulation, pinatakan na nga siya doon sa kanyang ulo. Medyo alam mo, Prof, kapag nawawala si Trevor, Matic si ano eh, si Escalera, init na init lang maglapag ng kanyang chessboard. Iba, alam mo kasi, pagka naglalaro ka dito ng chess, imagine ah, sa sobrang gigil dito ni Escalera,
para kang nagtiko sa graphing paper. Ganun dapat kaliit yung chance mo makalabas mismo sa real world manipulation. Meron na ba nanalo or nakapagtiko sa ang mismong nilalaroan nyo, eh graphing paper? Wala, di ba? Kasi guhit nun dire-diretso. Ganun sila dapat eh maglaro dito sa mga sukat na sukat. Parang triangulo. Tingnan natin kung paano gagawin mismo netong Archangel Super Monching makabalik. They have this firepower na manggagaling kay Escalera. Yun lang yung kailangan nila inutilize as well as this backline damage. Sino mo si Saksha? Hindi naman ako kailangan magpakatunay dito. Kailangan ko lang mag-otlum-otlum. Mukhang setup na naman. Counter go for the side of Archangel. Beam! Ito na! Naipit! Ito na nga. Si Kram naipit na nga doon sa apa. Si Aaron tinadsakan na rin sa mukha. Pero proc ang kanyang shield dito. Joy Boy! Magpipilitan muna magpalaboy si Escalera. Another situation on to the top. Pero si Joy Boy tuluyan na nga natigbak. Another 1-2-1 situation. Demon Kray masyadong napalalim. And let's go! Dahil nandito na nga si Ninja. Galit na galit. Siya na nga ang pumunit kay Vlar magtatag. Kaso sabi nila, sige, agawan na lang muna natin sila ng purple ba. Pero nakita ni Yasuo. Sabi niya, akala nyo ba, otnum ako ng mundo. Pero ayun na nga yung nangyari dito. Dahil na agaw pa rin yung purple buff ng isang Hanzo. Meron kasing retry din dito si CJ. So naka-ready sa kanyang retry. Sabi niya, ganito gagawin ko ha. Dadamage-damagean ko lang dito. Tsatsaka ko nanakawin. Kasi may pakain dito si Saksha. Meron din silang retry. Kaso mas mabilis nga naman mang-snatch etong si CJ. Nabueltahan na niya. Nakabuelo na siya. Kung titignan mo, meron siya ditong pillager axe. Nasama makakapagbigay sa kanyang depensa and increased damage in terms of using that retribution. Trevor going in against the man of CJ as well. Beam! Kinumit dito ni Escalera si Trevor ng hook pa nga. Sabi niya, halika, sumama ka. Kaso yun nga lang, eto na nga yung anino ni Saksha Jago. Kaso masyadong malayo, kaya sabi nila dito, oh no, dahil si CJ mabubuhay pa rin. Prof, B10-10 sa loob ng 10 minuto, medyo maingay yung mapa, pero kanino na nga ba pumapabor ang ganong eksena? Jane still have the upper hand. Miscom na naman ang nangyari kay Joy Boy tsaka kay Kram. Nung the moment na lumabas yung dila nung Barats, sinipa. Kaya yung nakita mo, diba, humaba yung dila. Kasi pag Way of the Dragon, na-stretch yung dila. Sabi, binalik niya. Just so happy na pag flicker in, kinulang na sila doon. Walang follow-up damage, which is dapat hindi kasi si CJ ang tinutumba nila eh. Sino ba pwede i-burst dito? Pwede nilang i-burst somehow etong si Demon Kite. If mahuhuli dito, Aaron, makakaligtas siya because meron siyang Aegis as well, yung anti-CC niya. The Spike of Garuda. Hindi talaga pangalan yun, naisip ko lang Spike. Kasi pag pinilik mo yun, may Spike eh. Tsaka si Garuda ng Street Fighter. Pero balik tayo dito sa ating Mobile Legends. Bang, bang, bang. Rotation-wise, JNA Esports doing a great job zoning the rest of the gang ng Archangel Super Monching. Sobrang sigasig. Kanina tinatamad na kasi kami dito, Prof. Tsaka Beam. Ngayon sisipagan na namin. Dadaigin namin talaga yung maagap kasi mas masipag pa kami sa maagap. Ganong kainit ang JNA Esports. Now, First Lord is already up for grabs and I believe may kakayahan naman ng Archangel to snatch this Lord using etong si Saksha Jago. Pwedeng-pwede itong agawin ni Hanzo. Pero sabi nila, bakit pa ako mag-aamtay kung pwede naman ngayon? Way of the Dragon, kinimita nga dito kay CJ. Inet na inet, gusto nilang patayan. Real world manipulation naman onto the backline. Samantalang Shaman Force, kinimit na rin. Pero si Barats, mumundikan ng kumain. Kaso hindi nag-connecta yung dila niya. And look at that Kevlar, hinahabol na nga dito si Yasuo. Tamang flicker naman. Counter go nga ang ginagawa nila dito. Saksha Jago, mag-aangat-ngat na rin. Pero Order of Brilliance naman ang sagot ni Kevlar. Reset no. Ulit sila dito, Prof. Now you see, now you don't. Grabe yung ginawa ni Kevlar. Nung nakita mo, nung papatay na siya dito, bigla siya nag-order of the brilliance, the super brilliance. Ibig sabihin nun, yung brilliance niya, mas mabilis pa sa brilliance. Ganon siya ka-brilliant. Diba? Brilliantes. Talagang pinapakita dito, nag-alawan ng JNA Esports. Now, looking bad for Joy Boy. Naku, crossbow of the tongue whiz. Ano yan, another one. Kram naman, makakaligtas. Hindi naman tatago sa balat ng dinosaur yung mga pachepi-chepi mo eh. Makukuha nila dito for sure ang kanilang lord. Tingnan natin kung paano bebuelo ang Archangel Super Monching. Apat laban sa apat ang magaganap nga dito si Saksha Jago kasama ang kanyang ultong andito na nga nangungulit at gustong manakit si Kram. Kinain successfully, nakakain siya ng isa pero si Demon kahit ang ginusto niya si Yasuo. Very bad situation dito, mapaka-back away lang muna siya. Pero si Trevor sabi, saan ka pupunta? Kwansyado na nga kinumit niya dito. And look at that, dahil si CJ siya pa hinagbato ng palanggana, Prof. B.
Sabi nila, wait lang, meron pa. Masyado pang manet, maisige yung Lord andyan na nagmamartsa, pupunta sa inyong taas. Pero itong middle lane turret, iispatan na rin namin muna, Iron Hook. Hindi magkoconnect. Sabi niya, wait lang, huwag kang masyadong mainip. Oh my, alam mo, patience, a lot of patience going for the side of Archangel Super Monching, pero hindi lang kailangan pasensya eh. Kailangan din sa magbagayan nilang discarte dito. Saksha, Jago, doing aggression, kinumit na rin dito just to make sure to defend. May counter go ba ata dito, Beam? Magbaback? Mm. Ayun na, ito na counter. Sila, nag-anuman, pero ito na nga yung multo. Pero masyado yung atang malayo to. Si Eren, ang gugustoy niya ispatan. Proc din, ang Turtles Puissance. Agad-agad yung reaction time na binibigay dito ni CJ. Nadadance rebo lang kasi dito ni Eren. Diba, hinahabol niya ng hinahabol. Pero the slow is there for the side dito ni Eren. Delix talaga ang Archangel Super Monching. Kasi hindi rin nila mahuling. Dapat nilang huliin. Sino ba yung mismo nakaka-perwisyo sa kanila? Eren. Sinasayaw at nagdo-double rock, double rock. Tupuwak, tupuwak. Inaano lang sila. Kinikripukan lang sila dito. Kwento lang sa akin ng otits ko. Yung mga ganong sayawan. Plus, if ever i-burst mo, di ba mag-physical damage siya. Sabi dito ni Hanso, tatagain ko na to, boys. E pagtaga niya, nag-wind of nature. Siyempre, negated agad yung mga physical attacks mo for the next 2.3 seconds can give you movement speed plus 5% and the damage that equivalent to the 3% of the volume of the heart. Hindi, walang ganon. Hindi ko ako sa galing yun. Pero parang ganon yung mga bakbahan nila dito. Now, 12-11 ang ating score. Nagmumukhang dikit in terms of the kills. Pero look at the gold rib increase na po ng Hanzo. Kasi tingnan mo eh, medyo takot na rin yung pagkuha niya ng orange buff. Ang ginagamit na yung ultum niya. Pero tingnan mo nga naman dito kung sino unang tutumba dahil si CJ andito na rin. Together with okay, the Repa, Order of Brilliance, kinimit na nga nila. Samantala magkita-10, 20 na naman sila. Dito sabi ni Escalera, magpupugak ka dyan. Dito lang muna ako sa may tabi. Si Kram na naman yung unang napatumba and that was already a third time dahil tatlo ang namatay para sa side ng AA Super Monching. The numbers there, the damage as well, hindi na ata makakapagdepensa ang Archangel Super Monching. The way they go for it, kung naglagay ka ng chest boot, ang ginawa dito ni Demon Kite, nilagyan niya dito ng Shaman Force. Nagmukhang patotok siya doon sa gitna ng mga nagpapatintero. Sayaw lang siya ng sayaw dito and every time na may tumatawid, tinataya niya. Di ba? Merong ano to eh, ano ba yung baktaya? May backtouch siya. May backtouch siya kaya medyo lamang siya dito si Demon Kite. Talagang inaispatan niya na nga eh. Pero ito, si Joy Boy na nga ang naispatan. Pero tower lock lang ang ginagawa nila. And there you go! JNA Esports pushing another round para sa ating second series.